Pag may time kayo, basahin niyo yung ano. Unang Juan 4:4. At saka Juan 4:4. Juan 4:4. Pa. 1:16, John 3:16. Ano pa ba? Matthew 5:1-12. Second Timothy 3:16-17. Ikalawang Timoteo 3:16-17. Tsaka Galatia 5:16-23. Pangpatibay loob sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Pangpatibay ng loob. Sabi ng Diyos sa ibang verse na sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ay hinatulan na ng Diyos ang pinuno ng sanlibutan. Kaya ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam talaga. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Yun ang sabi ng Diyos. Sapagkat ang kalaban ay parang liyong umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak, di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Sabi din niya sa ibang verse, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at lalayuan niya kayo. Pero tandaan natin, hinatulan na yung pinuno ng sanlibutan. Hindi ko alam kung sino yung pinuno ng sanlibutan, pero ang Diyos may sabi, hinatulan na niya. Kaya, sa Diyos talaga tayo tumawag. At kay Hesukristo na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni Jesus, hindi ako ang taghatol, may taghatol. Walang iba kundi ang Diyos na amang nasa langit, ang tagahatol. Matuwid kung humatol ang Diyos. Pag humatol ang Diyos ay nasa tama, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya humatol, hinatulan na sila. Kaya ganun.
na tayo ililigtas tayo ng Diyos kung tayo ay tumawag sa Diyos. Yan lang muna. Bye for now. Thank you for watching. And may the Holy God bless us all, my friends and families. Thank you for watching. Bye. Sana may kunti kayong natutunan tungkol sa Bible verse na sinabi natin. At saka magpatutuulin kayo, huwag kayong mahiya. Kasi sabi ng Diyos na, sabi ni Jesus na, kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa aking, sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang Diyos, kasi si Jesus kasi, hindi Diyos yan si Jesus eh, anak ng Diyos eh. Sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalitang saga ng aking sarili lamang, kundi ang nagsugo sa akin, ang Diyos na amang nasa langit, ang nagsasalita. Kaya ganun, sinusunod lang ni Jesus ang utos ng Diyos. Kaya, di ba namatay si Jesus, tulok-adlaw na ana siya sa langit. Kaya namahala na siya doon, inano na siya. Binigyan na siya ng kapangyarihan ng Diyos upang mamahala at saka maghahari dito sa lupa. Saka darating ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa alapaap, kasama ni Jesus at saka ang mga banal na anghel ng Diyos upang iligtas ang mga matuwid, ang mga mabubuting tao, iligtas sa alapaap, sugatan. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya, ang saya-saya kung maligtas tayo. Sapagkat ang kaligtas ay nagbuhat sa Diyos. Bye for now. Thank you for watching. Kaya sabi niya sa John 3:16 niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you for watching. Bye for now.